Nako, are you ready? Ano yung maawit yata sa labas? Eh, ano yung... Ano yung maawit ba siya? Oo nga. Oh my God. Ano yung something I love it. Ayoko na manood. Horror pala. Ayoko na. Oh, ang husay mo na eh. Ang husay mo. Oh, kita mo na. Sa itataba ng ating samahan at ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo, binibining klay. Tama na, tama na, Sir Fidel. Ang sakit sa tenga. Tama na po. Oh, anong masasabi? Anong preparations mo dyan sa eksena na yan? Matagal-tagal ako nag-alala na niya. Natulog? Warm up. Nag-warm up? Do, re, mi, ganangan. Tara, pero sa diretso lang din. Hindi, actually, a little trivia. Na hindi siya natuloy the first time kasi lumakas yung ulan. Tuwang-tuwa siya noon nung hindi natuloy. Tapos nung nag-next taping, na finally natuloy na. Kinakabahan pa din. Oo, kinakabahan siya. So, hindi ko siya kinakausap. Kasi nga, baka makalalo siyang kabahan, lalo siyang ano yan. Tapos, chineer ko siya. Kasi ang cute nga eh. Isipin niyo yung role ni Fidel na mayabang na negosyante. Tapos, biglang nagkaroon ng turning point yung character niya. Tapos biglang naging hopeless romantic towards Clyde. So nakakatawa. Ang ganda kaya ng eksena! Ganda nga. Ayok nga ako eh. Ako? Na-feel mo naman? Na-feel mo? Feel ko. Ayan, tuloy, tinan nyo. Nainis ang binibini dahil sa inyo. Magsilayos na kayo, baka hindi ko pa kayo bayaran. Okay. Ano yung ano mo? Ano naramdaman mo? Naramdaman ko? Ito to, ha? Noong time na yon, hindi marunong kumanta. Hindi. Marunong ka naman kumanta. Alam mo, hindi lang maganda. Baka sa panahon na yan, maganda yon. Ah, diba? Sabagay. Siyempre, kanya-kanya ng panahon yan eh. So, nung panahon na yan, mahusay yun. Oh, tama, mainam. Tama. Diba? There you have it. Ibinig kaya, hindi mo ba nagustuhan? Sorry, allergic yata ako. Allergic? Wala pa nga palang allergic na word noon. Ano siya, ang ibig sabihin na parang hypersensitive reaction ng isang tao sa isang substance o bagay sa environment. Ang ibig mong sabihin ay allergic ka sa aking hinandog sa'yo at sa aking pag-ibig. Hypersensitive, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibig, hindi mo na gusto ng aking binigay sa'yo. Sana sabihin mo na lang. Hindi yung paligo-ligo ka sa iyong mga salita at mga termino, hindi ko naman batid. Akin mo ngayon? Ba't ka nagagalit? Sorry mo na. Sorry siya. Akin na, akin na. Binigay mo na, di ba? Ang masasabi ko lang, kinilig ako. Parang gusto ko siyang panoorin. Parang oo, kinilig din ako nung pinanood ko. Iba pala kapag kasama kitang manood, no? Okay. Kasi hindi kami magkasama nung Comerian eh. Or magkasama kami pero hindi namin siya napanood together. Nakakatuwa kasi medyo magbusisay, magdetalya yung eksena. And nakakatuwa dahil so, ang ganda nung kinalabasan. Very much K-drama yung naging feel nung buong eksena. Very youthful yung feel kahit nasa loob kami ng lumang panahon. Tapos, actually, dami pa nga nag-comment na ang hirap daw ng posisyon mo. Kasi nga, late ko, tapos nakaganan ka sa akin. Hindi naman. So, ayun. Pero nakakatuwa lang. Kasi kung isipin mo nga sa panahon yun, tapos magkakaroon ng accidental case, diba nakakahirin? Nakakahirin sa hinaharap na inimbento mo upang ako'y paglaruan at pagtawanan. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin maniniwala. Paano ko man painiwalaan na kabalbalan ng isang dalagang batid na ako ay kayang paikutin sapagkat siya inibig ko na? Sandali, bakit galit ka na naman? Ginusto ko bang maramdaman mo yan? Kung gano'n yan, wag mo akong paglalaruan. Hindi kita pinaglalaruan. Kung ayaw mo maniwala, okay, fine. Babu! Sandali, binibining Clay. Ang sabi ko, huwag mo akong paglalaroan. Kung nais mo akong pahirapan sa pagsuyo sa'yo, tatanggapin ko yun. O kung nais mo akong utusan na ipagsiba kayo ng kahayo o pag-igib kayo ng tubig sa batis o balon,
gagawin ko yun. Binibinig kay lahat gagawin ko para sa'yo. Huwag mo lamang ugaming sinto-sinto. Okay. Sorry. Ikaw, ano na kasunod mo? Wala lang. Ako naman, na-shock ako sa'yo doon. Ang galing ka doon. Kasi parang yun yung first scene na hindi nagpa-cute si Fidel kay Kai. Yung lumabas yung totoong nararamdaman niya. Na, yung ano mo yun, yung naging mature siya nung time na yun. Very first scene niya na nakita ko yung side na yun ni Fidel. Okay. Yung serious side ni Fidel. So, na very ano pa rin siya, very sincere pa rin siya sa love niya for Kai. So, ayun. Good job. Galing mo kasi. And then, tsaka ano, in fairness, ang hahaba na ng mga lines niya ha. Pero, galing. Hindi nagbabuckle. Siyempre, kailangan ko sa mabay sa'yo. Nakahiya naman. Punta ako na. Hindi ko memorize. Oo naman siya. Nag-agree siya. Tsaka yung kinikilig ka na susunog na yung bahay ni iba. Oo nga. Good job. May din blame. Mas makakabuti. Kung kapanawalan mo, parang ano yun. At magtatapos. Parang comedy rin. Yung pilay yun, diba? Mga talaman ko ng bahay. Parang yung una pa rin yung, ano, yung love. Despite the tragedy. Hindi nila minamind yung nangyayari sa paligid. Hindi, Clay. Kailangan namin ni Ibarra ng taong itilos sa labas. Habang nakakulong kami. Ano ba yung mangyayari sa iyo? Sa inyong dalawa? Minnie, nangako ako na walang mangyayari kay Ibarra. At mas lalong walang mangyayari sa akin. At sa oras na maayos ang lahat ng ito, ikaw ang una kong hahanapin. Sige. Vamos! Oo, sali. Ito na, sabi na huwag niyong mahawakan, hindi ba? Hindi na mga gamit ko na naman ang aking kaalaman sa abuga siya. Parang hindi sila sure kasi ko sa aking privilehyo at karapatan. Makita niyo. Bueno, aking asawa. Labo. Nakakatuwa dahil ang ganda nung kinalabasan ng eksena. Kasi ito yung klase ng approach na hindi mo mai-expect sa ganitong klaseng eksena na yung nasunog, tas hinuhuli na ng mga gwardiya sibil. Na feeling ko yun yung isa sa mga magic ng Filay. Yung nabibreak nila yun, na nakakabig nila yun, na nakakapagpap pakilig pa rin sila kahit sobrang tragic na yung nangyayari sa paligid nila. Feeling ko yun yung isa sa mga magic ng Pinay. Wala akong masabi ba't nakakilig pala talaga tayo. No! Totoo pala no? Din. Akala ko kasi... Lalo na kapag inuulit mo. Sabi ko na ito, diba ngayon natin? Pag napanood mo? Nakakilig nga pala talaga. Kinikilig ka talaga. Loving niyan. Naramdaman mo yun. Oo. Oh my gosh. Baka sa ibang panahon. Mundo, universe. Basta kapag wala ng sakit ang mga mundo natin, baka nga tayo ang endgame. Ganda mo dyan, no? Ganda mo dyan, no? Ganda mo dyan, no? Don't mention it. Malinig nila. Okay. Jesus ko, day. Maga-maga. Sisip ko. Bini-bini. Ay, sis. Hindi ko pa rin mawari ang nag-insist. Di ba ang mga salitang nanakibig ka siya? Saan tayo nanonood? Okay. Oh, nice. Alam mo, ang dami kong nabasa.